Ultra General Hospital sa mga paggamutan sa Quezon City na patuloy na tumatanggap ng mga COVID-19 patient. Kasabay ng pagdiriwang ng 27th founding anniversary ng NEGH, ibinalita nitong patuloy na gumagaling ang mga pasyenteng may COVID-19 ay sa tulong ng kanilang bio-containment protocol. At sa Sabado, magsisimula na rin silang gumamit ng mga rapid test kit upang agad matukoy at gumaling lahat ang suspected cases ng COVID-19. Sir Erlo Brenga sa detalye. Ito ang bio-containment protocol na ipinatupad ng New Era General Hospital na Iglesia ni Cristo. Bago pa man umabot sa libo-libong kaso ng COVID-19 dito sa bansa, nauna na silang naghanda sa anumang posibilidad ng pagdami ng bilang ng COVID-19 at magkaroon din ng kaso sa lungsod ng Quezon City kung saan naroroon ang ospital. Pero sa Sabado, April 25, ibinalita ng New Era General Hospital na nakatakda na rin silang gumamit ng mga rapid test kits. Ito'y upang matukoy agad at gumaling lahat ng mga suspected cases ng COVID-19. Ayon kay Dr. Sergi Santos, Assistant Medical Director ng New Era General Hospital, agad nilang inihanda ang paggamutan mula pa lamang nang ibalita ang pagpasok ng kaso ng COVID-19 sa ibang bansa. Bago nakarating sa atin, ay meron na tayo mga paunang mga babala. Kaya naman ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo, kapatid na Eduardo V. Manalo, ay agad nagtagubilin sa amin na kung sakaling tatama dito sa atin sa Pilipinas, particular na dito sa atin na nandito along Commonwealth Avenue, ay kung maaari ay mapaghandaan na mula sa mga plano, lalo na sa manpower na kakailanganin at yung mga gamot na sinasabi ng mga eksperto na inilalabas sila ng mga may evidence-based na clinical trials. Kaya maaga pa lang naghanda na ang ating paggamutan. Magkakaroon na po tayo ng mass testing dito po sa New Era General Hospital kung saan kaya na rin po nating mag-test doon sa FDA-approved na rapid test na sinasabi ng ating presidente. Nagkaroon na po tayo ng kokonti at ngayon tinetest na po natin sa mga kawani kung compatible po doon sa PCR. Once na makita po namin na mataas po ang sensitivity and specificity at safe po na pagkatiwalaan ng mass testing na ito, sana magawa ni natin sa marami nating kababayan ngayon na hindi nila alam kung meron sila o hindi para matapos na ang agam-agam. Kaalinsabay ng ginawa ng pagdiriwang na ika-27th anibersaryo ng New Era General Hospital, ibinalita rin ni Dr. Sergi na sa 107 COVID-19 patients sa kanilang paggamutan, halos 33 dito ay naka-recover na habang ang iba naman ay patuloy na ginagamot at patuloy rin sa recovery ang iba. Mula pa noong Marso 9, aabot anya sa 1,000 individual ang sumailalim sa screening sa New Era General Hospital. Aabot naman sa 319 ang suspected cases at 107 ang nagpositibo. Upang agad na makatugon sa pagtanggap ng mga pasyente, ay nagtayo ng isolation tent wards ang New Era General Hospital para sa mga pasyenteng COVID-19 PUI. Ito upang patuloy pa rin sila makatanggap ng mga pasyente na non-COVID-19 patients at maiwasan din ang mahawaan ng mga ito. Sa kabilaan nila ng pagtutok nila sa COVID-19, patuloy pa rin ang kanilang pagtanggap ng iba pang pasyente na walang kaugnayan sa COVID-19. Ang isa sa pinakamahirap gawin, sapagkat gaya ng alam natin, wala naman siyang sign kung ikaw ay meron ng COVID-19 virus. Marami at maaga pa nalaman natin na ang mga pasyenteng nagtataglay o ang mga taong nagtataglay ng virus na ito ay hindi nagpapakita ng sintomas, kaya ang tawag sa kanila asymptomatic. Minarapat namin sa pamamagitan ng pagpupulong ng mga department heads ng New Era General Hospital sa iba-ibang larangan ng medisina na gumawa ng containment protocol para ma-segregate kung sino po yung mga suspect probable sa classification nga ngayon, kasi dati PUM, PUI, nang sa ganon, may physical separation talaga.
Kasi marami pa rin pong nagpapagamot at nagpupunta sa ospital na hindi naman po yun ang taglay-taglay na problema o karamdaman. Napaka-importante po kasi noon eh. At kung meron naman po tayong COVID suspect noon pa nung simula, na nakita na mayroong probabilidad para ma-test, ito po ay kaagad-agad kinoconfine. At sineseparate po ang area of confinement ng mga probable suspect at pinaseparate din po at pinaghihiwalay yung mga positive. Sa awa po ng Diyos, malugod ko pong ibinabalita sa inyo na bagamat napakarami pong mga pasyenteng nagpapatingin sa atin at napakarami rin pong nagpa-positive sa ating screening test na pinapadala po sa RITM at ito naman isinosoli sa atin, bagamat napakataas ng bilang, patuloy po ang pagtaas din ng recovery rate. Lahat ng kanilang itinayo mga tent wards o triage sa labas ng gusali ng paggamutan ay fully air-conditioned upang masiguro na komportable ang kanilang mga pasyente. Mahigpit din ang kanilang ipinatutupad na protocol sa paggamutan. Lahat ng mga pumapasok sa gusali ay kinakailangang dumaan sa disinfection at thermal scanning. Maging ang kanilang mga medical frontliner at iba pang personnel, nakasuot ng mga personal protective equipments upang maprotektahan ang kanilang sarili. Pinahayag din ni Dr. Sergi Santos na suportado nila ang gobyerno upang matapos na ang laban kontra coronavirus disease. Napakarami po talagang nangangailangan ng medical na serbisyo ngayon. Hindi lamang po yung mga COVID patients. Meron pong mga araw, mas marami pong dumadating sa amin na non-COVID cases po kaysa sa COVID cases. Lalo na po nitong mga nakaraang limang araw na nakikita na po namin na bumababa na po ang kaso ng dumarating sa amin ng mga ang nararamdaman ay may kinalaman o maaaring pwedeng ma-attribute sa COVID. Napakarami pong ibang sakit na nagpupunta rito ang mga tao upang magpakonsulta. At hindi po tumitigil din ang New Era General Hospital na punong-puno na, subalit may espasyo pa kasi. So patuloy pa rin po ang paggawa. Wala naman pong ipagbabago sa panawagan ng lahat ng mga gobyerno, mga pamahalaan, mga nagpapatakbo ng mga iba't ibang mga lungsod sa buong mundo, particular na ang panawagan ng ating presidente. Wala na pong bibisa sa huwag po kayong lalabas ng bahay. Stay at home. Ang virus po na ito ay napakataas ng transmissibility. Hindi mo alam ang kausap mo kung meron nakamask man o hindi. Kaya wala na kasing bibisa doon. Yun eh, wala akong bayad. Ang pagpapa-hospital po ngayon, talaga namang bukod sa napakahirap, peligroso pa ang iyong buhay, malaki din po ang gastos sabagkat marami pong kinakailangan gawin. Samantalang ang pananatili sa bahay, napakadali. Maaring sabihin ng iba, hindi yun madali sa kanila, ang maipapayo naming lahat na mga medical professionals na tumutupad sa iba't ibang ospital. Opo, hindi ho talaga madaling manatili sa bahay, pero mas madali po yung kaysa sa nasa ospital. Para sa Iga News, Earl Bringas, we live in interesting times.